ay hindi anak ng tao. At hindi tao. No. Sapagat ang kanyang nasa sinapupunan ay ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen? Palakpakan natin sila. Matthew 1:21, pangalanan mo siyang Jesus because He will become the Savior of the world. So it means ang pangalan ng Jesus na ang ibig sabihin ay God saves, Jehovah saves. Ano po? At tinawag ang Jesus na itong Messiah. Nalabitin mo katabi mo, huwag matutulog. Messiah, na ang ibig sabihin ay Kristo, na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Kristo, ang ibig sabihin ng Messiah ay manunubos. Pinahiran, kinasihan ng banal na Espiritu, isinugo ng Diyos. Kaya nung nalaman ni Jose na si Maria ay hindi naman siya dinaya, tinanggap niya uli si Maria para kanyang maging asawa. At si Maria ay nagsilang. Ngunit, walang egg cell ni Maria, walang sperm cell ni Jose ang nagsama para mabuo si Jesus Kristo. Ang totoo lang ay ginamit lamang ng Diyos si Jose para pansamantalang maging ama ni Jesus na naman. At ginamit lamang si Maria para pansamantalang maging ina ni Jesus sa laman. Siyempre, para maisilang ka, kinakailangan mo ng nanay at tatay. At ganoon ang ginawa ng Panginoon, ngunit sa katotohanan, hindi niya nanay si Maria. Tama po ba? Ginamit lang ito, pakisabi, pinaglagyan lang. Pinagdaanan lang. Kagaya ng mga tubo, no? Pinagdadaanan lang yan ng tubig, pero hindi tubig yan. Tama? So si Maria ay pinagdaanan ng Diyos. Amen? At si Maria ay hindi Diyos. Ano si Maria? Tao. Taong pinagdaanan lang ng Diyos. Kapag nakakita na ba kayo ng tubo? Kapag ang tubig ba dumaan sa tubo, yung tubo ba nagiging tubig? Hindi. Di ba merong pump ang gasoline station, di ba? Di ba mula sa pump na yan, di ba sa hose na yan, dumaraan yung gas, tama? Pag dumaan ba yung gas sa pump, sa hose, yung pump ba na yan, tsaka yung hose na yan, nagiging gas na ba? Hindi. Kaya po, nung pinagdaanan ni Jesus si Maria, hindi naging Diyos si Maria. Tao pa rin siya. Kasi maraming nagsasabi, si Maria ay Diyos. Sapagat pinagdaanan siya ng Diyos. Hindi po. Mali po yun. Pakisabi po, mali yun. Kung alam na ninyo ngayon. Marami hindi nakakaalam yan eh. Kaya pati si Maria, sinamba na rin nila. At ang sabi ng Panginoon, yun ang pagkakamali ng tao. Imbis na ang lumalang ang sambahi, sinamba ang nilalang. Kaya mga minamahal, na ipaliwanag ko sa inyo ngayon ang dati ng maliwanag. Pero sa napakaraming, napakalabo nito. Nang akala nila si Jesus ay dumaan kay Maria, dahil si Jesus ay tunay na Diyos, ang akala nila si Maria ay naging Diyos din naman. Mali po. Pakisabi, mali po. Sabi mo sa katabi mo ngayon, alam ko na. Sila hindi pa, kaya sasabihin ko. Eto, nakikita ba ninyo yung bulaklak? Kita ninyo? Saan nakalagay yung bulaklak? Sa plato. Ang tanong ko, yung plato ba bulaklak na rin? Hindi po. Maliwanag po yan. Kaya po hindi nangangahulugan si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao, dumaan kay Maria ay naging Diyos na rin si Maria. Hindi po. Ngayon, naging ama pansamantala ni Jesus si Jose. Ang tanong ko sa inyo, si Jose ba ay Diyos na rin? Hindi po. Kaya po dapat nating maunawaan iyon. No? Inuulit ko po, hindi po ka Philippians chapter 2 verse 6.
Bagamat siya ay tunay na Diyos, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinangalak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Kaya ang tanong ng marami, kung Diyos si Jesus, eh bakit kumain? Kung Diyos si Jesus, bakit napapagod? Kung Diyos si Jesus, bakit natutulog? Eh kasi nga, nagkatawang tao. Meron bang taong hindi kumakain? Meron bang taong hindi napapagod? Meron bang taong hindi natutulog? Hindi tao yun, manikin yun. Pero bang tao, natutulog, kumakain, napapagod. Kaya si Kristo, nararanasan niya ang kalikasan ng pagiging isang tao sapagkat siya ay nagkatawang tao. Sapagkat siya ay walang pinagmulan. Hindi siya nilikha. He was not a created being. And in fact, He is the creator of all things. Maliwanag ba yun? Kaya nasagot natin ang tanong ng marami. Diyos ba si Jesus? Opo. Naging Diyos na rin ba si Jose at si Maria? Hindi po. Sila ay naging instrumento lang para pansamantala maging ina ni Jesus at maging ama ni Jesus sa laman. Just for the meantime. Pero ngayon, ang Diyos ay wala ng ina. Tama? Wala na ring ama. Sapagat siya mismo ang Diyos Ama, siya mismo ang Diyos Anak, siya mismo ang Diyos Espiritu Santo, sapagat ang iisang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Lingkod ng Diyos, nasa Bible ba ang Trinity? Opo! Ang dami-dami po niyan mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Eh bakit yung marami hindi nila makita? Eh ayaw nilang makita eh. Eh hindi nilang makita. Sasama ng salita ang mga minamahal kung bakit hindi nila makita na sa Biblia ay Diyos si Jesus na katawang tao kasi ayaw nga nila kasing makita eh. Ayaw nila kasing tanggapin. Kung bakit hindi nila makita na iisang Diyos sa binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu kasi ayaw nga nilang tanggapin eh. Alam mo kapag ikaw ay bulag sa iyong paniniwala, yung katotohanan hindi mo matanggap eh. Kaya kahit na anong turo ng katotohanan, hindi matanggap. Sapagkat nga ayaw tanggapin ang katotohanan. Pero samantalang tayo, salamat sa Diyos, tinatanggap natin na iisa lamang ang Diyos. Na binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu at ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. At ang sabi ng Biblia, oo, nasumpungan siya at namuhay siya bilang isang alipin. No. Alam ninyo nung nagkatawang tao si Jesus, nabuhay siya bilang isang ordinaryong tao lamang. Ang kanyang mga magulang na sa Birheng Maria at si Jose ay hindi po mayayamang tao. Si Jose ay isang karpintero lamang. Pero yung pagiging karpintero ay hindi dapat natin minamaliit. Tama? Diba? Sapagkat kung marangal naman ang ating trabaho ay napakaganda. Yeah, napakaganda. Tama po ba, mga minamahal? So si Jesus, ang kanyang naging magulang ay si Jose. At si Jose ay karpintero. Pero may mga malilinis na buhay. Aanhin mo ang mayaman ka kung marumi naman ang puso mo. Di ba? Kahit na mahirap pa kung malinis ang puso mo, papasok ka ng langit. Amen. Sino rito ang gustong mahirap pero malinis ang puso? Sino rito yung mayaman pero marumi ang puso? Sino rito ang gustong mayaman na malinis pa ang puso? Oh, mas maganda yun. Mas maganda yun. Di ba? Kasi ang sabi ng marami, gusto ko na lang may sakit. Kasi pag may sakit ako, malapit ako sa Diyos. Ang ibig mong sabihin, yung mga malulusog, malayo sa Diyos. Mas gusto ko lang maging mahirap. Kasi pag mahirap ako, malapit ako sa Diyos. Ang ibig mong sabihin, yung mga mayayaman eh, malayo sa Diyos. Hindi po. Para sa inyong kaalaman, ang karamdaman ay isang sumpa. At ang kahirapan ay isang sumpa. Nakikinig pa po ba tayo? At ang Diyos po ay inaalis tayo sa ating kahirapan. At ang Diyos po inaalis tayo sa ating karamdaman.
Sabi ng Mateo 8:17 in the book of Matthew 8:17, no? Ang sabi ganoon, no? Kinuha niya ang ating mga kahirapan. Kinuha niya ang ating mga karamdaman. Kailan niya ito kinuha? Nung siya'y nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay walang kasalanan. Anong sabi po ng 1 Timoteo 2:20? Walang nasumpungang kasalanan kay Jesus. Hindi siya nagsinungaling. Hindi siya nagmura. Hindi siya nangodigo. Hindi siya bakla. Hindi rin siya tomboy. Hindi siya nagsugat. Hindi siya nangutong. Hindi siya nangapi ng kanyang kapwa. He never slandered his neighbor. No? Wala siyang miniltrato. No? He is a man of justice, a man of mercy, and a man of love. Maliwanag po ba yun? Walang kasalanan si Jesus. At maaaring mong matanong, lingkod ng Diyos, ano bang dahilan bakit nagkatawang tao ang Diyos? Yun nga po, una, para pagaligid tayo sa ating karamdaman. Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Para tayo iahon sa kahirapan. Pangalawa, para ipakilala sa atin ang Diyos. Walang makakapagpakilala sa Diyos kundi ang sarili niya. Kaya nung nagkatawang tao si Jesus, ipinakilala niya ang Diyos. Ipinakilala niya ang sarili niya. Pwede kang ipakilala ng asawa mo. Pwede kang ipakilala ng anak mo, ng kaibigan mo. Pero ang higit na makakapagpakilala sa iyo ay ang sarili mo. Tama? Yes. Maaring ang asawa mo magkamali sa iyo eh. Maaring ang anak mo, magulang mo magkamali ng pagkakilala sa iyo. Pagpapakilala sa iyo, pero ikaw hindi ka pwedeng magkamali ng pagpapakilala sa sarili mo. Sapagkat kilalang kilala mo ang sarili mo. Alam na alam mo kung sino ka. Alam na alam mo kung ano yung ayaw mo. Alam na alam mo kung ano yung gusto mo. Kaya another reason why God became man is because pinakilala niya sa atin ang kanyang sarili mismo. John 1:18, no man has seen God. Walang nakakilala sa Diyos sa John 1:18. Ngunit ang Diyos ay pinakilala ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao. Iyon. Maliwanag po ba yun? Nagkatawang tao siya, pinakilala niya ang kanyang sarili. Kaya ang sabi ni Felipe, Panginoong Jesus, ipakita mo sa amin ang Ama at kontento na kami. At ang sabi ni Jesucristo, Felipe, matagal na tayong magkasama, yet at hindi mo pa ako nakikilala. Sabagat ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Sabagat ako at ang Ama ay inasa. May nagtuturo ang ama at ang anak isa lamang sa layunin. Hindi totoo yun. Dahil ang ama at ang anak mismo ay isa, siya mismo yun. Nung siya'y ama, ang pangalan niya ay si Jehovah. Nung siya'y nagkatawang tao, ang pangalan niya si Jesus. Nung siya'y umakyat ng langit, ang kasama natin ngayon ay ang Holy Spirit. Siya pa rin yun. Nakikinig pa po ba tayo? Palakpakan mo natin sa clip ang ating Panginoon. Ano bang reason bakit nagkatawang tao ang Diyos? Para bigyan tayo ng magandang halimbawa kung paano tayo mamumuhay. Yun. Kinakailangang turuan tayo at bigyan tayo ng good example how are we going to live in this earth. Kaya sa pagiging tao ni Jesus, ipinakita niya kung paano tayo dapat mamuhay. Kaya ang lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Lord God Savior ng kanyang buhay ay tinawag ng mga Kristiyano. At ang ano, ibig sabihin ng mga Kristiyano, sila yung uong mga nabubuhay na kagaya ni Jesucristo. Sumusunod sa yapak ni Jesucristo. Si Kristo ba ay nagmumura? Hindi. Ang mga Kristiyano ba ay dapat magmura? Hindi. Si Kristo ba ay nagsusugal? Hindi. Si Kristo ba ay namamotong? Hindi.
Si Kristo ba ay chismoso? Mapanglait, mapangapi? Mandaraya ba siya? Korap ba siya? Hindi! Kaya maraming nasasabing, ako'y Kristiyano, pero hindi mo makita sa kanya ang pagiging Kristiyano sapagkat hindi siya namumuhay kagaya ni Kristo. Si Kristo ba yung minum ng alak? Hindi. Eh, lingkod ng Diyos, nabasa ko sa Bible, si Kristo ay uminom ng alak. Hindi. Ang sabi ko po, hindi! Anong ininom niya? Juice. Grape juice po yung ininom niya. Maliwanag po ba yun? Pero ang tawag lang ng Biblia ay alak. Pero yun ay grape juice. Kaya nung uminom si Jesus ng grape juice, hindi siya nalasing. Wala siyang tama. Hindi siya naging malagihay. Yeah. Alam mo naman, pag nakainom ka ng alak, meron kang tama eh. Diba? Nagiinit yung katawan mo. Yan. Yeah. At ang sabi mo, isa pa nga. No. Kaya nga ang sabi niya sa Kristo, sa amagitan ni Apostol Pablo, huwag kayong maglalasing. Eh, maaaring masabi natin, lingkod ng Diyos, hindi naman ako naglalasing eh, pakonti-konti lang. At pag nakatikim ako ng konti, ang sabi ko, isa pa nga. Saan ba nagsisimula ang marami? Sa konti. Subukan mong magsugal. Alam mo, hindi ka naman kagad-kagad magsusugal ng malakihan eh. Pakonti-konti yan. Subukan mong manigarilyo. Pakonti-konti muna yan. Pahit-hit-hit-hit lang muna. Paisa-isang sigarilyo muna sa isang araw. But time will come, it will become 2 packs in a day. Bandang huli yung konti mo, bisyo na. Bisyo na. Nagiging buhay na yan. And time will come, it will become an addiction. Say it, addiction. Addict na. Hindi na makalaya, hindi na makaalis, bihag na. Kaya si Kristo ay nagkatawang tao para bigyan tayo ng magandang halimbawa. Kaya kung sinasabi natin tayo Kristiyano, dapat tayo ay gumagaya sa magandang halimbawa ni Kristo. Sumusunod sa yapa ni Jesus Kristo. Pag sinabi mong followers of Christ, it means we are following the footsteps, the good examples of Christ nung siya ay nabuhay sa mundong ibabaw na ito. Ngayon, kung tayo nagsasabing Kristiyano at di naman namumuhay na kagaya ni Kristo, ang kinakailangan natin pagsisisi sa ating kasalanan. Pagpamuling loob sa Diyos upang sa ganoon ay maranasan natin ang pagbabagong buhay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Maaaring masabi natin, lingkod ng Diyos, ang hirap magbagong buhay. Tama po. Lalo na kung addict na tayo. Pero alam mo ba, sa sandaling humingi tayo ng tulong sa Diyos, tutulungan niya tayo. Papatawarin niya tayo at aalisin niya sa atin ang ating mga kasalanan. Anong sabi ng Biblia kung paanong malayo ang silangan sa kanluran? Ganon din naman ay tatanggalin ng Diyos, papawiin ng Diyos sa atin ang ating mga kasalanan. Sabi ganun ng Panginoon, ito po pa Isaiah 1:18. Come, let us reason together. Halikayo at makipagliwanagan kayo sa akin. Gaano man kayo karumi sa inyong kasalanan, lilinisin ko kayo, papaputiin ko kayo. Isaiah 1:18. At ang sabi sa 1 John 1:8, kung sinasabi mong ikaw ay walang kasalanan, ikaw ay napakalaking sinungaling. Ngunit, kung aaminin mo ang iyong kasalanan at ihingi ka ng tawad kay Hesukristo, ikaw ay kanyang patatawarin at babaguhin niya ang iyong buhay. Amen! Kaya napakaraming tao ay nakaranas ng pagbabagong buhay at ang tawag rito sa pagbabagong buhay na ito ay bagong buhay kay Kristo. New life in Christ! Amen! Mga isinilang na muli, mga born again Christian. Aliwanag. So ang ibig sabihin ng born again,
ay hindi nagkaroon ng bagong relihiyon o hindi nagpalit ng relihiyon. Ang ibig sabihin ng born again ay hindi kinumpilan, hindi binautismuhan, hindi bininyagan, hindi dinoktrinahan. Ang ibig sabihin ng born again ay humingi ng tawad kay Kristo, pinatawad ni Kristo, at binago ni Kristo ang kanyang buhay. Yun ang ibig sabihin ng born again. Kaya sabi ng marami, ayaw ma-born again. Pero ang sabi ng John 3:7, Jesus said, from the mouth of Jesus himself, he said, he emphatically said, you must be born again. All must be born again. Lahat ay kinakailangan panganak na muli. Bakit? Dahil ang lahat ay kinakailangan magbagong buhay. Kinakailangan nating maranasan ang bagong buhay ni Kristo. Sabagat ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo 7:21-23, tinatawag niyo akong Panginoon, hindi naman kayo sumusunod. Kaya ang nais ng Panginoon, kung tumatawag tayo sa kanyang Panginoon, ang nais ng Diyos ay ang ating pagsunod, maging masunurin sa kanya. Nakikinig pa ho ba kayo? Kaya anong reason bakit nagtatawag ang Diyos? Number one reason, to save us, to heal us, to redeem us from the curse of poverty. Poverty is a curse. At ang sabi ko, isang araw, aahon din ako rito. At pag-ahon ko rito, kayong mga nagnakaw ng kayamanan namin humanda kayo. Babalikan ko kayo. Pero alam ho ninyo, October 4, 1985, I got born again. Kasi hindi inaasahang pangyayari sa isang birthday party, I was invited to attend. At bago nag-pray sa may birthday, nag-preach muna ang pastor. Abay, naintindihan ko yung pangangaral niya. First time kong nakarinig ng ganung pangangaral. At nung sinabi ng pastor na, pwede bang kayo yung mga tumikit? Pwede bang itaas niyo yung kaanang kamay patungo ng langit at sumunod sa maikling panalangin? You know, I found myself bowing my hands before God. Tinaas ko yung kamay ko, yung buko ako tumikit at sumabay ako sa prayer. You know, what did happen? My body shook. Nanginig ako. Isang kakaibang karanasan that I have never experienced in my entire life before. Something happened. At pagkatapos noon, nagkaroon ng turnaround ng buhay ko. Nagkaroon ako ng pagnanasang magbasa ng Bible. Nagkaroon ako ng pagnanasang mag-pray. Alam mo ba, wala akong prayer closet, mate. Wala pa akong prayer closet. Nakikinig pa akong patalo. At nakikitira lamang po ako sa bahay ng uncle ko. Doon ako sa sala, natutulog nila dahil mainit. Alam mo, pupunta ako sa likod ng CR para lang mag-pray. Nagkaroon ako ng kasabihan, magbasa ng Bible, mag-pray talaga. Nakatayo ako sa likod ng CR. Malamok pa. Mabuti na lang, Metro Manila yun at hindi usunong malaria. At hindi pa usunong ang dengue. Inaabot ako ng 30 minutes to 1 hour pray, standing at the back of the comfort. You know that the tears and the hunger in my heart arose. Nakikinig po ko ba tayo? And I found myself attending Bible studies almost every night. All Bible studies, pinupuntahan ko talaga yan. And I found myself attending Sunday worship services morning and afternoon. Nung unang panahon ng service, umaga at hapon. Ganun talaga noon. Ngayon, naku! Paiklian na lang ang service, lalo na sa Metro Manila. Ang church nila nasa mall, isang oras na lang. Ay, naku. Isinisingit na lang, lalo na ng mga mayayaman, ang oras para makasamba sa Diyos. Oh, sabi, truly this is a decline in spirituality, spiritual life of a Christian. Isang oras na lang.
Mamimili ka ng oras. 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2. Eh, sabi ng Bible, itong 6 na araw, magtrabaho kayo. Ito, ibigay niyo naman sa akin. Nakikinig pa mo pa tayo. Pero, ngayon, iba na. Lalo na sa Metro Manila. Sabi nga ng kaibigan kong pastor, sabi niya sa akin, Pastor! Iiglihan ko na yung service namin! Bakit? Kasi yung mga tao nagmamadali lagi. Nagmamadali pagkaatin. Nagmamadali rin uuwi. Iiglihan ko na lang. Eh alam niyo nung unang panahon, ang service morning and afternoon yun, or morning and evening yun eh. Aatin ako ng umaga talaga. Babalibuli ako ng hapon o gabi. Eh ngayon, naku, ikli na ng service ngayon, lalo na sa Metro Manila. Ang Diyos nga nila, nasa mula na eh. Pipiliin mo talaga kung anong oras. Pwede ka muna manood ng sini, tapos sasampak ka eh. O sumamba ka muna, tapos manood ka ng sini. Ganon. Ano na eh, konti-konti na lang si Lord eh. Pero hindi mo dapat ganon. Amen po ba? Dapat lalo kang pinapagpala ng Diyos. Dapat lalo mong minamahal si Lord. Habang lalo kang tinataas ng Diyos, dapat lalo mong minamahal si Lord. Kaya alam ho ninyo, hindi kayo maniniwala, pero maniwala kayo. Araw-araw binabasa ko ang Bible. At inuunan ko na yung Bible. Pero ngayon, lahat ng Bible ng